Hi, what's up? Ngayon meron tayong data dito. Ito yung ating columns at ito yung ating rows. Okay? So meron tayong mga pangalan ng mga tao dito. Okay? So lalagyan natin siya ng comment gamit ang listahang ito. So meron tayong kunyari ditong listahan. Tapos gagawin natin siya ng list dito na drop down. So mabilis lang 'to. Ito naman kahit anong list ang gawin nyo, pwede natin gawing drop-down dito. Okay, so ganito lang. So, i-highlight lang natin yung mga cells. Ito, mga cells na lalagyan natin ng drop-down list. So, sige. For example, sama na rin natin nasa baba yung mga walang kasama para makita nyo yung example. Kasi, depende dun sa depende sa pipiliin nyo na list. Okay? Depende dun sa pipiliin yung cells ang lalagyan ng list. So, lahat ng pinili ko ngayon, lalagyan natin ng drop-down list. So, simple lang, punta lang tayo dito sa data. So, di ba, nasa home tayo, galing sa home, punta tayo sa data, click natin yung data, and then, i-click natin itong icon na to. Make sure na meron itong data validation. Ayan siya. So, sa mas mga naunang version ng Excel, makikita nyo naman itong icon na to, tsaka may nakalagay siya na data validation. Ayan, may list siya. Gagawa siya list. So, click lang to. Okay. So, ngayon, nasan yung data validation? Gagawin natin. Ngayon, itong mga naka-highlight na to, kahit na ano daw value, pwede niyang tanggapin. So, pipiliin lang natin dito sa settings niya. Ito, allow. Anong papayagan natin dito sa list na to? Sa cells na to. Okay. So, drop down tayo, tapos list. Clean natin to list. Kasi pwede nating iset kung ano yung pwedeng i-enter dito. Pwedeng whole number, pwedeng decimal siya. Date, time, ang gagawin natin ngayon, list. Okay? So, click natin yung list. So, automatically, tatanungin ng Excel kung nasan yung source ng listahan natin. Okay? Yung source, yung panggagalingan ng listahan. So, click lang natin to. Click tayo dito sa loob or click natin to. Okay? So, nasan yon? So, i-highlight natin itong ginawa nating listahan, yung mga pagpipilian. So, highlight natin yan. So, click, tapos slide nilang pababa para mapili siya. Ito na siya. So, I2. Ayan, kita nyo dyan. I2, I$2 hanggang I5. Ayan siya. I5 row. Five yung row niya. So, itong apat na to, gagawin natin listahan dito. So, enter. Pipili na lang natin is yung enter. So, I'll just press enter. Enter. So, meron na siyang source. So, listahan ang lalabas dito, tapos yung source natin, itong apat na to. So, click lang natin itong okay. Pag na-click na natin itong okay. So, okay na siya. Nagkaroon na ng drop-down. So, makikita nyo may box dito na pag kinlik natin, click natin yan, pumasok na yung ating listahan dito. So, mag-click tayo sa labas, click sa labas. So, yung mga hinighlight natin dito, hanggang dito sa baba, meron siya mga drop-down lahat dyan. Ayan siya. O kahit dito sa baba. Basta pinili natin, sinelect natin, lalabas yung list doon. So, ito, wala na siya, di ba? Wala. So, kung gusto natin na hanggang dito sa baba, i-drag lang natin to, copyin lang natin to. Ayan yung black na box din. Click lang natin ito. Ayan, click, tapos slide lang natin hanggang baba. Hanggang sa kung saan natin gusto may magkaroon ng list. So, kinopya niya yan hanggang yan. So, lahat siya meron siyang list, drop down. Ayan, pipili tayo dyan. Ayan. Pili tayo. Sample lang naman yan. Tapos pag manually natin nilagyan, naglagyan natin ng ayan, values, tapos in-enter natin, enter, hindi siya tatanggapin. Kasi dapat manggaling dito sa listahan na to yung pipiliin natin. So, cancel natin to. Pipiliin lang natin yung kailangan natin cancel. So depende sa gusto nyong listahan ang ilagay. So, ito, yung nandito, pwede nyo na itong itago. Pwede nyong click to, tapos right-click, tapos hide. Hide siya. Pag hinide natin yan, ayan, hide. Okay, so nakatago na siya. So, malinis na yung ating table. So, again, drop down, not paid, drop down. Yan, sample lang. So, ganun lang, gumawa ng list sa Excel. Maraming salamat sa panonood at kita-kita ulit tayo sa susunod na video.